Sa mga sandaling ito, mga kapuso, makapiling naman natin sa pamamagitan ng telepono si Ginoong Willie Cruz, ang Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dito po sa Region 3. Magandang hapon, Director Cruz. Welcome sa Q&A. Magandang hapon po, Sir Emil. Yes, Sir Willie, tatanungin po namin unang-una, may mga tauhan na ho ba kayong nagpunta rito sa Obando para i-verify at suriin yung problema po ng fish kill, sir? Opo, the moment na na-receive po namin yung report, andyan na po yung ating mga fisheries livelihood technician, na-coordinate na rin yung ating provincial fishery officer na si Mr. Ralph Atabri. At the same time, yung ating mong fish health officers na nakakuha na rin po ng mga water samples. Yes, Director, kung kayo po ang tatanungin, gano'ng kalawak itong tumamang fish kill dito po sa Obando, Bulacan, sir? Base sa assessment po na report ng ating provincial fishery officer, initially nasa 100 hectares po yan na estimate po ay nasa 1 million fishes na umaagot po ng 250 metric tons ng bangus. Maliban po dito sa Obando, meron pa po ba kayong ibang lugar sa Bulacan o dito po sa buong Region 3 na may napaulat na sinasabing namatay ng mga isda dahil po sa problema rin na ito, sir? Sa ngayon po, wala pa. May mga initial lang sa may Calumpit River na dahil sa tubig naman na binerify din po ng ating mga fish health officers. Sa initial na resulta, Director, ng inyong pagsusuri, bakit po ba namatay ng bigla itong mga isda? Totoo bang dahil ito sa lindol, Director, sir? Initially po, parang din ang lumalabas. Pero yan po, direkta po yun doon sa ating, dahil sa ating sobrang init. At dahil mainit, tapos kumukon yung limpo. So bumababa po talaga yung dissolved oxygen ng tubig natin. At sa temperature naman po, yung difference ng drop lang po o increase sa 3 degrees centigrade, nagiging lethal po talaga yan sa isda. So, minsan po, mainit, biglang uulan, so nagkakaroon po ng tinatawag na upwelling o yung overturn na ang tinatama yung ilalim ng yung mga burak. Kaya kung makikita niyo po, maamoy po ng ganong klase. Ano po ba ang magiging epekto nitong fish kill na ito, sir? Ito po bang Obando ay pinagkukunan din po ng supply ng isda para ho sa mga pamilihang bayan, sir? Opo, actually ang Bulacan in general ay yan ang ating pinagkukunan ng bangus, kailang Pampanga, alam man natin yung andiyan yung tilapia at may bangus din. Balit, may mga pang augment naman po din tayo dyan sa mga, kaya parang tayong mga mariculture cages din sa ibang lugar gaya sa Masinloc, Tambale. Ano po, sir, yung maaari naman maging epekto sa mga makakain nitong mga isdang nangamatay na ito, Director, sir? Worse po, siyempre, kung lalo na yung mga ng allergy, dahil medyo nasa decomposition stage na yan, natamaan po sila kaya hindi natin na-advise na kainin pa yan. So yung iba pong mga isda na pwede pa naman, pwede pong ipakain sa mga ibang carnivorous species na inaagal-alagaan dyan, kagaya ng alimango, tugbo, saka po yung mga dito na pwede po natin ipakain pa. Ano mga hakbang, Director, ang isinasagawa ng BIFAR Region 3 para hindi na ho makaabot pa sa habagkainan itong mga patay na isda, itong tinamaan ho ng fish kill para ho hindi na maapektuhan pa yung kalusugan ng ating mga kababayan, Director, sir? Usually, in coordination with the LGU, meron tayong tinatawag na traceability dyan. Usually kasi umihingi ng mga tinatawag nating auxiliary invoice sa mga tipyo. The moment na hindi naman sila issuean, hindi rin naman natin sila issuean ng tinatawag na land transport permit. So hindi po talaga makakagalaw yung isda. Talagang dyan na lang po yan. So ang ating ginagawa na lang,
yung proper disposal ng isda. Mga kapuso, ang Regional Director ng BIFAR dito po sa Rayon 3, si Director Willie Cruz. Director, maraming salamat. Magandang hapon po. Maraming pong salamat kay Emilio.